Guys, welcome back to my channel. Yan, bago ang lahat, mag-subscribe ka muna sa channel ko kung hindi ka pa nakasubscribe para lagi kang updated sa lahat ng bago kong video. So, for today's video, guys, mag-unboxing lang muna tayo. So, yun, unboxing natin tong Brilliant K, Tatak Brilliant na may K, Underarm Revitalizing Kit. So, ayan siya! I'm so happy, guys. Nakabili ako kasi gusto ko siyang matry. And then ngayon, i-unboxing lang muna natin para makita natin yung packaging, yung laman sa loob, kung gaano siya kadami, kung anong itsura niya, kung ano yung amoy niya. So, ngayon, guys, i-unboxing na natin to. So, ayan, guys, 370 po ang SRP niya. And nabili ko siya sa Shopee. Ayan, disclaimer lang po, guys, ha. Hindi po to sponsored. So, lahat po na sasabihin ko dito ay based po sa aking na-experience about this product. So, ngayon, hindi muna ako magbibigay ng review kasi hindi ko pa siya natatry. So, ngayon, i-unboxing lang natin and titignan lang natin, guys, kung ano yung mga laman nitong kit na to. So, ito ang nakalagay dito, guys, Underarm Revitalizing Kit. This is all-in-one Underarm Revitalizing Kit helps in brightening the skin by inducing skin renewal for a smooth, lighter, and wrinkle-free underarm. So, ayun, guys, bago ko siya gagamitin, unboxing ko muna sa inyo. And syempre, i-update ko kayo, guys, kapag nagamit ko na siya before and after. I-capture ko lahat yun, guys, para makita nyo din kung talagang effective ba talaga siya. So, ngayon, unboxing muna natin siya. So, ayan, syempre, nakasarado pa siya. So, open natin. Tantanan. So, syempre, nag-color green ako ng damit para bagay naman dito sa i-unboxing ko. Charot lang. Ayan, guys, ilalabas na natin. I-open na natin yung... So, ayan, guys, i-open na natin. Wow! So, ayan, guys, excited ako nung dumating to. Excited na talaga akong gamitin. Kaya lang gusto ko mo lang din i-unboxing para makita nyo. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi ko i-update sa inyo to, diba? So, ayan, guys, meron siyang kasamang toner and underarm revitalizing cream and Deo Plus Protect Serum. So, ayan, guys, ito po yung mga kasama sa package. So, ito, meron siyang toner, meron siyang cream, and meron siyang Deo. So, ito muna natin. So, ayan, tingnan muna natin tong toner. So, itong toner, guys, ayan siya. Meron siyang 60 ml, and nakalagay dito, Brilliant K Underarm Revitalizing Toner with micro-peeling effect, lighten and smoothen. So, ayan, guys, nakalagay dito with micro-peeling. Ibig sabihin, nakakabalat siya ng skin. So, ibig sabihin, ang peeling, oh, magbabalat yung kilikili natin. Parang rejuve lang yan, oh, diba? Yung skin natin nagbabalat. So, ito, guys, kapag ginamit natin, magbabalat yung kilikili natin. Oh my God. Magpapalitan nyo. Oh my God. Magpapalitan nyo yung kilikili natin kapag ginamit natin to. So, ayan, guys, amoyin muna natin kung anong amoy. Wow, ang bango. Ang bango niya, guys. Alam niyo yung Johnson na shampoo ng baby? Ganun yung amoy niya. Ang sarap sa ilong. Hindi siya matapang. Promise. Ang bango talaga niya. And hindi naman siya sobrang laki. Siguro, guys, kapag ginamit natin to, kailangan din natin tipirin para ma-achieve natin yung 1 to 2 weeks or 3 weeks na paggamit nito para talagang makita natin yung effect nitong product. So, next one, ito namang Brilliant Underarms Revitalizing Cream with micro-peeling effect din. And meron siyang 15 grams. So, ito. So, ayan. Ang cute. So, tingnan natin yung loob. And then, bubuksan natin. May nakalagay siya ng small spatula sa loob. And, tingnan natin. Ay. Ay, ang bango din. Oh, guys. Ayan siya. Yung color niya, guys, color white. Nakita niyo ba? So, yan. And yung amoy, sobrang bango. Grabe. Sobrang bango talaga. Ayun mo yun, kapag pinahid mo sa kilikili mo, to parang siguro feeling fresh ka talaga, no? Ang bango nung amoy. Ang bango nung amoy niya, guys. Promise. So, ayan, guys. Feeling ko matipid naman tong cream na to. So, nakalagay dito. So, feeling ko matipid naman tong cream na to kasi madami-dami naman siya and malaki-laki yung box niya. Kasi meron siyang 15 grams. So, ayan, guys. Ito yung cream. And ito naman yung nakalagay dito, guys. Deo Plus Protect Serum. So, ayan siya. Ganito lang siya kaliit.
Sobrang liit lang. Para siyang cream. Alam niyo yung nilalagay ng mga cream, yung mga ointment, ganun. Ganun lang siya kalaki. So, meron siyang 10 grams. So, maliit lang talaga siya. So, ganito siya. Ang ganda din ng packaging, guys. O, diba? So, nakalagay dito, ito yung nakaka-help para kapag nagpipil na yung underarm natin. So, ito yung nakakatulong siguro para hindi natin ma-feel yung hot day, ganun. So, guys, ito yung tatlong kasama sa kit. So, meron siyang toner, meron siyang cream, and meron siyang deo plus serum. So, ayan guys, sa mga nabasa ko, sa mga napanood ko, ayan, sabi nila, una daw gamitin is toner, and pangalawa is tong deo serum, and then last tong revitalizing cream. Ito yung tatlong kasama sa package. So, ayan guys, tatlong yan. So, babasahin muna natin yung nasa box. And guys, ang unang step na gagawin natin is cleanse your underarms with any mild soap. Number 2, underarm revitalizing toner. After cleansing your underarm, place a small amount of Brilliant K underarm revitalizing toner on a cotton pad and spread evenly on your underarms twice daily. So, ang pinakaunang ang gagamitin guys is etong toner. So, nakalagay dito, gamitin daw siya ng 2 beses sa isang araw. So, number 3, underarm revitalizing cream. After using Brilliant K underarm revitalizing toner, gently apply thin layer of Brilliant K underarm revitalizing cream evenly. Use once a day, preferably before bedtime. It is the best to apply Brilliant K Deo Plus Protect Serum before using this product. So, ang pagkakaintindi ko guys, mas okay na mag-apply muna tayo ng Deo Plus Serum bago tayo mag-apply nito. So, I think ganun yung gagawin ko. Kasi parang ito yung talagang makakapag-peel. And I think ito yung parang pinaka matapang ata dito sa part na to. Kaya, kailangan muna ng serum ipahid bago ito para mas ma-protect yung underarm natin. So, pang-apat naman guys, Deo Plus Protect Serum, gently rub a pea-sized amount of Brilliant K Deo Plus Protect Serum on dry underarms after every bath. So, yun yung nakalagay. And guys, pag bumili kayo nito, hindi naman din kayo malilito kung paano siya gagamitin. Kasi lahat, all in, nandito lahat guys. Nandito lahat ng instructions kung paano nyo siya gagamitin. And mayroong siyang tips, if the peeling is visible already, stop and rest in using this product for 2 to 3 days to avoid redness and irritation. Guys, nakalagay dito kung nakita nyo na pong nagbabalot na yung skin nyo sa underarm, pwede nyo na yung stop ng paggamit and ipahingan nyo siya ng 2 to 3 days para maiwasan yung pamumula at irritation sa kilikili. Kasi guys, para sa akin na, isi-share ko lang din sa inyo. Kasi ang kilikili natin, once na nag-red siya, pag nagkaroon siya ng redness and irritation, yun din yung nagiging cause ng pangingitim. Ayan guys, kasi ang kilikili natin, sobrang sensitive talaga yan. Kaya nga kahit sa mga damit, kapag laging yung friction nun, yung laging nadadali yung underarm mo, parang ganyan. So, yun din yung nagiging cause ng pangingitim ng kilikili. So, much better kung ayaw nyo din mangitim yung kilikili nyo, iwasan yung magsuot ng damit na sobrang higpit sa kilikili. Kasi guys, ayun yung pinaka main reason kung bakit nangingitim yung mga kilikili natin and yung mga ginagamit natin sa underarm natin na mga product. So, hahanap tayo lagi ng may pang whitening kasi sobrang sensitive ng skin natin. So, kailangan niya talaga ng mild na product. Hindi siya pwede yung sobrang tapang kasi talagang baka mangitim yung kilikili natin. Yung underarm natin, guys, hindi talaga siya pwedeng i-rub ng sobrang diin, ganyan. Talagang kailangan very smooth lang talaga para maiwasan natin yung pangingitim ng kilikili natin and irritation. So, yun guys, isang tips yun na kailangan natin gawin para hindi umitim yung kilikili natin. And ang gagawin ko guys, kapag ginamit ko na siya, i-vlog ko din siya and i-update ko kayo kung ano magiging effect sa kilikili ko. And ang gagawin ko syempre, kapag binahid ko, very smooth lang, hindi siya pwedeng
ma-DM kasi baka ma-irritate yung underarm ko. And hindi ako mag-a-apply ng sobrang dami ng amount para hindi talaga ma-irritate masyado yung kili-kili ko. So, ayun guys, ito lang po ang topic natin for today. So, ayan guys, thank you so much for watching. Ayan, ayan lang po yung video natin for today. Unboxing ko lang para makita natin lahat sabay-sabay kung anong itsura nung kit and kung ano yung mga laman niya and gaano kalaki, kung ano yung amoy, diba? Thank you so much for watching and i-update ko kayo kung anong magiging effects sa akin nitong Brilliant Kit. So, ayan guys, excited na akong gamitin kasi sometimes kapag nagbubunot ako ng buhok sa kilikili, nagpa-flocking ako, ayun, nagkakaroon ako ng chicken skin pero hindi naman sobrang dami. Sakto lang kapag, yun nga, kapag nag-flocking lang ako, yung medyo nagkakaroon siya ng chicken skin. Kasi nga, syempre, diba, nabubunot ko talaga from the roots talaga hanggang sa matanggal. So, umaangat talaga, nagkakaroon ako ng chicken skin. So, yun gusto kong mabawasan. Gusto kong maalis sa kilikili ko. Pero lang maging smooth ulit yung kilikili ko. Ayoko nung may chicken skin para, diba, mukhang flawless. Ganun lang. So, yun guys, ayun lang para magmukhang flawless ulit yung kilikili ko. So, ngayon, gagamit ako nitong kit na to. So, yun guys, thank you so much for watching. Kung may mga tanong kayo, ayan, i-update ko kayo sa magiging effect nito sa akin after 3 weeks. So, ayan guys, thank you so much for watching. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.